Sinabi nga ito mga idol ni Jimmy Butler patungkol sa naging away nila ni Nikola Jokic ng buong Heat team laban sa Nuggets team last year. Pero bago yan mga idol ay ito muna ang balitang ginulat ang maraming NBA fans patungkol kay Coach Monty Williams. Well, ngayong araw ay nag-agree nga raw siya mga idol sa 6-year $78.5 million na coaching deal para nga siya ay maging coach ng Detroit Pistons for the next 6 years. And well, yan lang naman ang largest coaching deal in NBA history. Gumawa lang naman ng matinding history ang fired na head coach ng Phoenix Suns na si Monty Williams. And well mga idol, ang rason nga daw ng Detroit Pistons ay gusto daw nila na mag-build ng culture. At ito nga daw si Coach Monty Williams ang mangunguna dyan. Kaya nga't 6 years ang kanilang binigay. At ayon pa nga dito sa Detroit Pistons reporter na maaari pa nga daw umabot sa 100 million itong ang kontrata ni Coach Monty Williams kapag nagawa niya mga idol ang mga goals na sinet niya sa kanya ng Detroit Pistons. Meron daw yung mga incentives at meron nga raw team option niyan for the next 7 and 8 years. So kung suma total mga idol, itong deal ni Coach Monty Williams ay maaaring ang umabot ng 8 years 100 million. And well mga idol, grabe, parang pang NBA player na yung ganyang mga kontrata. Kaya nga't nagulat ang maraming NBA fans na pwede pala na maging ganito kalaki ang kontrata ng mga NBA coaches. At ngayon nga'y pag-usapan na natin, ito nga ang marasabi ni Jimmy Butler patapos nga siyang matanong ng isang reporter patungkol sa naging away ng team ng Denver Nuggets laban sa Miami Heat last season. Well, kung nakalimutan nyo na yan mga idol, hayaan nyong ipaalala ko sa inyo ang nangyari dito. Eto nga kasing si Markieff Morris ay frustrated na walang foul at the other end. At ito, binigyan niya nga ng foul itong si Nikola Jokic. At buka nga hindi nagustuhan niya ni Jokic kaya't binawian siya mga idol. Ayun, sa pulo sa likod at dyan nga nagumpisa ang kaguluhan. Dito nga si Jimmy Butler ay parang galit, nag-aamok mga idol, nag-aamon nga. Napunta nga daw sila sa likod at hindi natin alam kung sino ang kanyang pinatutungkulan, pero assume ng maraming NBA fans at this moment ay si Nikola Jokic ang kanyang sinasabihan. Kaya naman natanong siya dito mga idol ngayong araw ng reporter about nga sa incidenting ito. At ang tanong mismo ng reporter kay Jimmy ay sa sobrang upset nga daw ng Heat sa ginawa ni Jokic kay Morris ay talagang pinuntahan pa nga daw nila ito sa hallway at inabangan nga daw. May litrato sila dito mga idol. At ang tanong nga ng reporter sa kanila ay kung may galit pa nga ba daw sila dito sa ginawa ni Nikola Jokic at kung sa tingin ba nga daw neto ni Jimmy Butler na lalabas ang kanilang mga sama ng loob dito sa seryeng ito. At ang naging simple na sagot nga ni Jimmy Butler ay, I don't think so. Sa tingin niya nga daw ay walang mangyayaring ganyan. Dahil marami pa nga daw na ibang bagay ang nangyari doon na hindi nga daw natin alam, hindi daw alam ng fans at reporters na hindi niya nga daw babanggitin pa. Pero para sa kanya ay it's a thing in the past nga daw at tapos na yon at nakapag-move on na sila. Paglilinaw niya nga rin mga idol na hindi nga daw si Nikola Jokic ang kanyang nakaaway noon. Hindi daw si Nikola Jokic ang inaaya niya nga mga idol in the back para sila ay mag-away. Well, hindi niya na daw lilinawin pa, hindi niya na daw i-reveal pa kung sino yon. Pero alam na nga daw ng player na yon kung sino siya. So yan mga idol ang paliwanag, reaksyon ni Jimmy Butler patungkol nga sa naging away ng Nuggets at ng Heat last season. Nakapag-move on na nga daw sila at no hard feelings between him and Nikola Jokic pati na rin sa Denver Nuggets. Pero I think mga idol, deep down sa kanilang mga puso ay for sure nandiyan pa rin. May galit pa rin sila matapos nga ng grabing ginawa ni Jokic kay Morris. And for sure makikita natin yan mga idol sa mga games sa seryeng ito. Kaya't abangan natin yan mga idol, mag-uumpisa na ang game 1 bukas.